Ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Trader sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Pare, nabusin na natin ang laman ng bolta. Tapos kuka ulit tayo ng palibagaw. Magbubuli tayo dahil sa ating tagumpay, pare, ha? Sige, pare. Ang galing mo talaga mag-isip. Oo, siyempre. Bilib na ako sa'yo. Lagi mo na lamang akong pinapaga sa mga plano mo. Idol talaga kita, pare. Kaya kahit kailan na, hindi kita iiwanan na. Uy, salamat naman kung ganun, pare. Sige, tos tayo. Tos! Sige, tos. Sarap. Alam mo, pare. Plano ko kapag ako ang naging kapitan dito, gagawin kong barangay administrator si Pining. Ano? Bakit naman na siya, pare? Huwag mong sabihin nga type mo siya. Huwag ka na maingay, pare. Matagal ko na siyang type. Kaya kapag nanalo ako, gagawin ko siyang barangay administrator. Aasawain ko na siya. Gawin ko siya, kaya lulis. Pare, may dumating na pulesa. Ayan mo mga yan. Kagawa na Nostasyo, alias Asyong, pulis kami. Inaristo ka namin sa salang panglalason. Hindi totoo yan. Hindi! Kailangan sumama ka ng matiwasay sa amin. Halika na! Huwag nyo namang arestuhin si Kagawad Asyong. Wala siyang kasalanan. Napakabait niyang tao. Huwag kang makialam! Kagawad Bagal, ISD, Kagawad Anong! Kung di, dadamay ka namin dito. Gusto mo? Arestuhin ka rin namin. Gusto mo ba? Anak ko, huwag naman. Sige, uliin nyo na lang ang taong ito. Wala akong pakialam sa kanya. Pare Adong naman, sabi mo hindi mo ko iiwan. Bakit na ka naman nagkaganyan? Ayaw kong makulong. Kaya pasensya ka na. Aalis na ako. Ayaw kong madamay. Pare Adong, huwag mo kong iwan. Tawagan mo si dating Vice Mayor Temporacio. Sabihin mong tulungan ako. Loko! Wala na magagawa ang sinabi mong tutulong sa'yo. Dahil naunan siyang inaristo namin! Ano? Si dating Vice Mayor Temporacio, inaristo nyo na! Oo! Dahil kasabwat din pa sa panglalason pala ang mga kabarangay nino! Ano? Naka, patay! Alam niyo mga kapatid, alam niyo yung balita tungkol kay Kagawad Asyong. Nako! Ayun, inulis yan ang mga pulis dahil siya raw ang responsable sa pagkalasan ng mga indigent. Kung ano-ano na naman ay pinag-usapan ng mga malitis na yan dito. Tungkol pala kay Kagawad Asyong yung pinag-uusapan nila. Ay oo, tita. Ayun, narinig kong pinagkwikwentuhan nila ay hinuli daw ng pulis dahil siya ang responsable sa naganap na panglalason. Ay, salamat. Mabuti na lang at ang mga marites ang napansin niya. Hindi niya ako tinanong kung magkano ang napagbentahan ko habang wala siya. Ay, nako, sigurado magagalit siya kapag nalaman niyang may utang ako kay Ate Punyang. Hoy, tita, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? Siguro na alam mo na naman si Mang Upong, ano? Ha?
Ay, hindi ah. Nako. Pilipilit ko ka siyang kinakalimutan eh. Pinaalala mo nako, pa. Nako, tita. Huwag ka lang magkunwari dyan. Alam ko namang in love ni in love ka kay Mang Upong. Ha, nako. Ay, hindi. Nagkakamali ka dyan. Wago. Talaga bang galit ka sa kanya o kunwari lang? Sabihin mo nga ang totoo sa akin, tita. Ay, nako. Juan, alam ko na talagang yan. Galit na galit ako sa kanya. Kaya ayaw ko siyang maalala pa. Ma, totoo, tita. Talagang hindi ka interesado kay Mang Upong? Oo, sabi. Kulit mo naman. Ayoko na sa kanya. Sayang. Akala ko, gusto mo pa siya? Hindi na pala. Kasi nakausap ko siya at may pinasasabi sa'yo. Anong sinabi niya sa'yo, Darwina? Ano? Hindi ko nasasabihin dahil hindi ka naman interesado sa kanya. Hindi ba? Ay bayaw, nahuli na ng mga pulis ang traitor na asyong na yon. At inihahanda na rin ng abogado na kausap ko ang pagsasampa ng demanda laban sa kanya. Eh, mabuti naman kung ganun bayaw. Dahil kawawa naman yung mga kabarangay nating nalasaon sa pagkain. Oo nga bayaw, naawa talaga ako sa kanya. Katulad ni Anastasia, maraming iniuwing pagkain yon. Ay nako, halos ilabas na niya ang kanyang bituka sa sakit. Eh mabuti na lang na naagapan siya ng mga doktor. Ay ubayaw. Eh bilib ako sa mga doktor natin. Ang bilis nilang nilunasan ang lahat ng mga biktima. Ay malas ni Asyong. Ang akala niya, hindi malalaman na siya ang mastermind ng paglalasob. Traitor talaga siya bayaw. Kailangan na mahuling lahat ang mga kasabwat niya, bayaw. Nahuli na si dating Vice Mayor Timprosio at isusunod yung mga kasama niya. Sila Kagawad Adong at yung tatlong alipores niya. Sila Bunjeng at Buy Sibuyas at Sinsiang ba ang tinutukoy mo, bayaw? Oo, bayaw. Kailangan managot silang lahat. Kailangan pagdusahan nila ang kanilang kasalanang nagawa. Kailangan na mahuli na sila. Baka magatakas pa sila, bayaw. Oo naman, bayaw. Sinabihan ko na ang mga abogado natin na madaliin ang pagsasampa ng kaso para mabigyan ng hustisya ang mga kabarangay nating naging biktima. Malas nila. Gusto nila akong siraan dahil sa ambisyon ng Asyong na yon na maagaw sa akin ang posisyong ito. Pero malas niya dahil nabuking na siya. Oo, bayaw. Wala ka ng problema dahil matutuluyan ng masisirang pangalan ni Asyong at siguradong tatatak na sa isipan ng mga nabiktima na masamang tao siya at hindi na siya dapat magkaroon pa ng posisyon sa barangay. Gawa na, Asyong! May dalaw ka! May dalaw daw ako. Sino kaya yan? Kumusta ka na, pare Asyong? Ikaw pala, duwag na kaibigan. Hindi mo man lang ako na ipagtanggol. Buisit ka. Iniwanan mo ako? Pinabayaan mo ako na hinuli ng mga pulis! Nagulat lang ako, pare. Kaya naiwan kita. Tama na, pare! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka! Duwag! 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 Sige, pare. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin sa akin. Pero, tatanggapin ko. Totoo na duwag ako, pero mahal kita, pare. Alako, umarti ka pa. Kilala lang kita, pare. Huwag mo lang akong dramahan dyan. Ano mo talaga ang sadya mo sa akin, ha? Kwan kasi,
inutusan ako ng abogado na kinuha ni dating Vice Mayor Timprusio. Tignan ko raw ang lagay mo. Naku, kumusta ka, pare? Hindi ka ba sinaktan ng mga pulis dito? Eh, hindi naman. Bakit? Pare, may pinasasabi sa'yo na dapat mong gawin para maabsilto ka raw sa kaso. Ha? Ano yung pinagsasabi mo sa akin, pare? Ha? Ano? Ang mabuti pa, pare. Makinig ka. At sasabihin ko sa'yo ang gustong ipagawa sa'yo ng abogado. Makinig kang mabuti, pare. Veronica, naghanda na ba ang lahat para sa season na ito? Ah, opo, Kap. Pwede na po tayong mag-umpisa. Nandito na pong lahat ang mga barangay kagawad. Liban kina kagawad Asyong at kagawad Adong. Ay, sige, umpisa na natin ang season. mga kapwa kong kabarangay official, nandito na naman tayo para sa regular season. At bago natin umpisan, ay tulad ng dati, sisimulan natin ang session na ito sa isang panalangin sa buong may kapal. At ito'y pamumunuan ng ating kasamang kagawad. Walang iba kundi si kagawad Gusteng. Sige, mag-umpisa na raw tayo. Sige, Gusteng. Umpisa na natin. Siya lang magpadadasal, hindi na yung sekretary natin. Tumayo na tayong lahat para sa ating panalangin. Tumayo na tayo lahat para sa panalangin. Tumayo na tayo. Umpisa mula, bino niya ka. Sige. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this barangay session. Help us to engage in meaningful discussion. Kapitan! Ay, balita! Ay, este! Bakit? Anong balita? Ay, Kap, sila dating Vice Mayor Timprusio at kagawa Dasyong na-absil daw sa isinampanin yung kaso! Ano? Pare Boy, andito na lahat ng mga member natin, mga pulubi. Ganun ba? mga kapwa naming pulubi, makinig kayo sa sasabihin ko. Ano ba yung sasabihin mo sa amin, Mr. President? Sabi mo na sa amin. Marami na kasing mga tao ang hindi naaawa sa katulad nating mga pulubi. Yung iba, itinataboy tayo. Kaya nag-isip ako ng paraan para kumita tayo ng malaki. Gagawin natin ang papasaw. Ganito na lang. Kailangan matalas ang inyong mga mata. Kapag may nasilip kayong nagtabi ng kanyang pera, dukutin ninyo. Oo, yan ang kailangan. Dahil kakaunti nang nagbibigay sa atin ng mga limos at para kumita rin tayo ng mas malaki. Ako, madaling lusutan yan. Paano nga? Gagawin namin? Mahuli kami. Mabuti pa, makinig kayo. At tuturuan ko kayo ng teknik kung anong gagawin kapag kayo'y nahuling nandukot. Makinig kayo.
na mabuti. Mga kapwa namin po, Lobe, makinig kayong mabuti sa sasabihin ng ating presidente, ha? Ayan, pare. Ang saya-saya ko ngayon, pare. Malaya ka na. Naabsilto ka na sa kwan. At pinaniwalaan nila yung sinabi ng abogado mo. Na kung minsan nabubulag ka, kaya sinabing hindi mo sinasadya ang pagkalagay mo ng marumi na tubig sa kawa na kinalalagyan ng pagkain. Oo, pare. Bilib ako sa abogado namin ni dating Vice Mayor Timprosio. Napakagaling niya, pare. Hindi ko sukat akalain na maabsilto ako. Kala ko'y masisira na ang pangarap kong magiging kapitan. Ako rin na, pare. Nadismayan na ako. Dahil kung matutuluyan kang mabilanggo eh, hindi na rin ako tatakbo nga kagawad sa barangay. Ngayon, pare, tuloy ang laban, ha? Oo. Umanda sila dahil gaganti tayo sa mga pinaggagawa nila. Ha! Lintik lang ang walang gante, pare. Ano ngayon na nga plano mo, pare? Kakausapin ko si dating Vice Mayor Timprosio na ididimanda rin namin ang mga magbayaw na yan. Para madala rin sila. I-demanda nyo sila. Oo. Anong kaso, pare? I-demanda namin sila ng paninirang puri. Yun. Paninirang puri ka mo, pare. Ang kakaso sa kanila. Tama. Dahil pinagpistan ka sa social media, pare. Maraming nagmura sa'yo. Kaya ayaw ko na munang buksan ng account ko sa social media dahil baka ma-highblood ako sa mga masasamang sinasabi nila laban na sa'yo. Aya mo sila, pare. Gaganti ako. Ididimanda rin namin sila ng kasong libelo. May kaparusahan na kulong ang gumawa nito nang hindi bababa sa 6 na buwan at 1 araw at hindi lalampas ng 6 na taon na pagkakakulaw. Nako, talagang pinabibili mo ako, pare. Siyempre. Ang dami mo palang alam sa batas. Oo, pare. Dapat kapag isa kang opisyal ng barangay, alam mo mga batas na yan. Hindi tulad ng karyong layon na mangmang sa batas. Paano niya maipagtatanggol ang kanya mga kabarangay kung bobo naman siya sa batas, ha? Paano, pare? Sabi mo sa akin, paano? Wala na. Ha? Anako, talaga nga. Anong wala na? Wala na. Gunggong nga siya eh. Talagang gunggong di, siya. Di malas ng mga kabarangay natin dahil hindi sila kayang ipagtanggol ng kanilang opisyal. Kaya ituloy mo ang pagdidimanda sa kanila, pare, para managot sila at mabigyan sila ng leksyon at hindi ka na nila basta-basta magalaw. Oo naman, pare. Kaya halika, samahan mo ako at kakausapin natin si dating Vice Mayor Timprosio. Ano ka mo, Veronica? Pinalabas ng abogado nila na bulag si Asia. Oo, Kap. Hindi rin niya sinasadya na malagyan ng maruming tubig ang pagkain na iniluto ng mga kusinero. Posibleng bulag siya. Malinaw na malinaw pa ang kanyang mga mata. Lagi ko siyang nahuhulin, ha? Nakatitig sa dibdib, ha? Oo nga, Kap.
Talagang magaling yung abogado nila. Kailangan makausap ko si Bayaw. Sasabihin ko sa kanya ang ibinalita mo sa akin. Baka hindi pa niya alam eh, na naabsulto na sila Asyong at dating Vice Mayor Tim Prusia. Ay! Sinong nagbukas ng pinsa? Ikaw! Sino kaya ang biglang nagbukas ng pinto? Mga gilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!